may mga tao sa mundong ibabaw na ito, ang biniyayaan ng iba't ibang talino, ganda at kaalaman, kaakit-akit na hugis ng katawan. Masasabi natin sila yung mga perpektong nilalang. Sa kabila nito mayroon din mga nilalang na siyang nagdudusa sa kanilang hitsura, kamugian at humantong sa pambubuli. Sa video na ito pinakita nila na hindi hadlang ang kanilang hitsura. Pagkus ito ay naging dahilan at nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang mamuhay ng normal. Timang pinakapayat na tao sa planeta kilalanin. Number 5, Tom Staniford. I never felt that my looks or my physical appearance set me out from everybody else. Si Tom Staniford ay isinilang noong ika-isa ng Hulyo, 1989. Siya ay isang Briton, paracyclist mula sa Exeter, UK. Isa sa walong tao sa mundo na dumaranas ng MDP syndrome. Siya ay walang subcutaneous fat at hindi maaaring tumaba. Ang dahilan ng pambihirang kondisyong ito ay isang misteryo pa din sa mga doktor. Gayunpaman ang syndrome na ito ay hindi nagawang sirain ang buhay ni Tom. Siya ay humantong sa isang perpektong normal na buhay. Noong 2011, siya ang tinagurian World Paralympic Cycling Race Champion. Number 4, Christina Carriagina. Because of my anorexia, I have countless rituals. Isa sa mga dahilan ang kanyang pagpayat ay nasobrahan ng diet sa loob ng maraming taon. Tanging maliit na piraso ng mansanas at saging ang kanyang kinakain. Nagsimula ang kanyang pagtigil ng pagkain ng maayos noong siya ay nasa high school. Mula noon ay naging napakapayat na siya. Ngayon ay tumitimbang na lamang siya ng 17 kilograms. Katumbas ito ng 38 pounds. Sa ngayon siya ang pinakapayat na babae hindi lamang sa Russia, kundi pati na rin sa mundo. Number 3, Lona Spangenberg. Si Lona ay kilala bilang Miss Slimmest Waist. Ipinanganak noong May 6, 1987. Siya ay may taas na 5 feet and 7 inches. At tumitimbang lamang ng 39 kilograms. Ang kanyang baywang ay nasa 20 inches lamang. Tinagurian siya bilang pinakapayat na modelo. Number 2, Valeria Levitin. Si Valeria ay isinilang sa Moscow noong 1973. Siya ay may taas na 5 feet and 8 inches. Noong 1989, lumipat ang kanyang magulang sa Estados Unidos. Noong panahon iyon ang timbang ni Valeria ay nasa 36 kilograms. Sa pagiging napakakaakit-akit sa hitsura, nagpa siya ang dalaga na makilahok sa isang beauty contest. Subalit kailangan niya mag-alis ng ilang dagdag na pounds. Nagsimula ang lahat sa wastong nutrisyon. Pagtanggi sa ilang partikular na pagkain at magaan na dieta. Hindi nagtagal dumating ang resulta na ikinatuwa ni Valeria. Naging kalahok siya sa Miss Chicago pageant at nanalo ng unang pwesto. Gayunpaman pinagpatuloy ni Valeria ang pagbawas ng timbang. Sa edad na 40, tumimbang siya ng 25 kilograms. Number 1, Elizabeth Ann Velasquez. In a normal day, I eat a lot of junk food. Siya si Lizzie Velasquez. Ipinanganak noong March 13, 1989. At nakatira sa Austin, Texas, USA. Si Lizzie ay naging isang tanyag na blogger at YouTuber na mayroon 860,000 subscribers. Nagtapos din siya ng Communication Studies sa Texas University. Ipinanganak siya na may napakabihirang congenital disease na tinawag ito na Marfanoid Proboroid Lipodystrophy Syndrome. Ang kanyang mga kondisyon ay nagresulta ng pananakot noong kanyang pagkabata. You can only imagine how you would feel if somebody labeled you that you're the world's ugliest person. Bukod sa iba pang mga sintomas, bulag din ang kanyang kanang mata, na ito ay nagsimula noong siya ay 4 na taong gulang. Sa kanyang teenager years, nahaharap siya sa cyberbullying. Sa kabila nito ang pambubuli sa kanya, ay nagbigay inspirasyon sa kanya na kumuha ng motivational speaking. Sa taas na 152 centimeters,
o katumbas ito ng 4 feet and 11 inches. Tumitimbang lamang siya ng 28 kilograms. Ikaw, na-inspire ka ba sa kanilang kwento? Comment down below, at i-share mo din ang opinion mo. Gusto namin mabasa yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.